So yan, good day sa inyo, netizens. Ito na nga yung matagal nyo nang inaantay na matest drive na itong Cruzim. Medyo matagal na ito sa market pero ngayon ko lang matest drive. This one is yung mas fuel efficient version. Kasi yung kapatid nyo na Jet X150, yun yung 4 valves. This one is the 2 valves. Sapat ba yung 2 valves para sa power output na kailanganin natin sa araw-araw? Tingnan natin kung maganda ba yung handling niya. All that stuff that you need to know. So stay tuned. Susuntin ko lang yung aking helmet tapos go na tayo. Test drive na. Walang kill switch sa side stand. Kahit makita nyo sa side stand ko, ha. Nag-start ko pa rin to. Okay, wala pa din tayong SMG and ACG. Kaya meron pa tayong ignition sound kapag ka nag-start. Sama natin of course si JJ. Pag-gas muna. So yung full tank neto pares lang naman sa Jet X. 7.5 liters ang kanyang fuel tank capacity. And nasa 45 kilometers per liter ang kanyang fuel consumption according to SYM. Hindi ko napapa-full tank kasi pares lang naman sa Jet X. Okay na yan, 200. Dahil 400 naman full tank neto, nakita ko naman sa Jet X. Mas matipid pa nga ito sa gasolina. So, pasok na to sa linggo. Isa din sa mga maganda kapag ka hindi keyless ang motor, eh, nailalagay ko yung bag ko dyan. Kapag ka kasi keyless, nag-aalangan ako ilagay din dun sa aking compartment. Doon na de-detect naman. Kaya lang for safety, di ba? Makasigurado ba? Sa hatak, no, medyo may kabaitan dahil 2 valves. By the way, suot ko pala yung aking ID helmet Spartan. 3,300 lang yan. Napaka-forma. Available sa ating Shopee, Neri Shop. Napaka-smooth, no? Since Jet X, subukan ko siya, yung smoothness ng engine performance is hindi talaga nalalayo sa ating mga big brand na naandito na sa merkado kagaya ng Yamaha, Honda. Kaya kudos sa SYM sa kanilang napaka-refined na engine. Ang mapapansin ko, eh, syempre, ang point of comparison ko, yung aking SYM Jet X. Dama natin, of course, yung extra power output and torque output ng Jet X because of the 4-valve engine and also difference between their compression ratio. Pero yung feels para sa akin makamasa, itong si Cruzim 150. Dahil sa lawak ng kanyang gulay board, isa yan sa mga ipagpapasalamat mo. Overtaking power. Alright. So if you want decent power output, is still 150cc, pero gusto mo nang hindi ganun kalakas lumaklak ng gasolina, or you're more on the preventive side of driving na hindi ka pala overtake, straight lang, well, sa overtaking power, meron naman siya. Yun lang, dahil nga fresh pa sa atin yung pakaramdam ni Jet X, dama natin na mas may power yun, of course. Once na magkaroon ng 4 valves neto, that will be the game changer. Also, meron din tayo ditong naked handlebar. Gaya na sinabi ko sa last vlog ko, mas type ko ito sa naked handlebar ng Jet X150. Kung meron man itong kinalamangan sa ating Jet X150, yung confidence na kaya niya ibigay sa atin, hindi lang basta confidence, of course, kaya itong suportahan ng totoong peace of mind dahil naka dual channel ABS na po siya. Sa mga nabitin sa Jet X at naghahanap ng ABS version nito, meron naman po tayong Cruzim 150. So for sudden brakes, wala tayong problema. So for the 2 valve, syempre, we are quite hesitant for overtaking. So given the fact naman na gusto nga natin maging defensive driver, alam mo dapat yung kakayanan ng motor mo bago ka umovertake, diba? So kailangan mo lang talaga na maging tenured driver, may konting experience para sa right overtaking with a 2 valve engine. Overtake. Okay, so kailangan mong gumawa na momentum para maka-overtake ka sa mga truck na ganon. One thing that's also commendable is yun nga, talagang napakalawak ng kanyang gulay board dito. So even for taller riders, siguradong matitripan ito. And lalong-lalo na kung balak nyo itong gamitin for your daily errands, kagaya na mimili, diba? Pwede din itong maging working horse, and especially kung gusto mo itong gamitin for business or if you want to be a delivery rider. So this will be very useful, of course, na meron tayo yung napaka-spacious na gulay board. Turn signals po tayo. Ano? Apo, apo. Turn signals po tayo. Apo. Nakatikim ng konting libreng kalsada. Kusina, let's try. Preno na lang talaga yung ating pinaka-confidence dito. Also, one thing worth mentioning, dahil summer na, netizens, as you see sa ating last vlog, naka-two-tone seat din tayo and meron siyang leather-like material. So, expect na yung kanyang gitnang bahagi ay somehow madaling mag-absorb ng init.
Okay, pagdating naman sa mga humps, normal, regular humps, no sayad. Sa tires naman, nasa dry season naman tayo ngayon, I can say that it's really grippy for this kind of season. So, depende na nga lang kung medyo tag-ulan. Siyempre, hindi rin naman tayo ganun ka wild mag-test drive ng gulong, ano, at ayaw naman din nating mapahamak. Yung naked handlebar niya, parang pagka-adventure yung hinahatid niya eh. Kaya ang dali lang isampa-sampa sa mga gutter-gutter. So kung medyo maliligaw kayo sa mga ilog-ilog, ganyan, medyo konting somehow semi-trail experience or off-road, expect na kakayanin nitong motor na ito. Medyo magkakaroon na tayo ng konting libreng kalsada. Dahil nga sa mabait na makina niya, napapansin ko na hindi ako ganoon ka-guilty pumiga ng throttle or bigyan siya. Dahil hindi nga siya malakas sa fuel consumption or kumain ng gas. If I were to compare it to my Jet X 150, doon ay mas malakas, of course, mas walang lula factor. Dimensions ba ng motor? Or maybe nakadepende sa driver, ano, or sa mood ko nung araw na yon. Ngayon may konting lula factor din ako dito. Unlike kay Jet X, is kaya ko siyang ituloy-tuloy on an open road na alam mong smooth, kaya ng motor, planted siya sa lupa, or dahil nga mas mabigat din siguro yon. Hindi ko sure. My theory is when it comes to windshield siguro, I think is nakaka-apekto ito when it comes to the aerodynamic, especially kapag ka nagmamabilis ka na ng takbo. Eto, release check. Alright, it can do. Hindi siya ganun ka lusaw yung release doon. Yung kita naman medyo lito na litaw. Dahil nga sa nakatulong ng malaki itong kanyang naked handlebar, parang confident ka pa rin. Overtaking power! Just create a momentum, no? Kasi kapag hindi ka nag-create ng momentum para umovertake, hindi niya kaya yung from stop, boom, biglang sibat. The side mirrors are also gigantic. So, kitang-kita naman natin yung mga nasa likod. Kaya guys, si JJ, may NMAX nasa likod, naka-convoy sa atin. Ayun, dahil may ABS, the braking power is really responsive. So this one is really good for newbies. Even for experienced riders din na naghahanap ng matipid sa gasolina, 150cc. And malaki ang space. Uphill! So medyo mild pa lang tong uphill na to. Kaya naman pumanik. Smooth ng engine. Okay, ito medyo may mga lubak-lubak na akong nakikita at matataas na mga humps. Alright, alright. Okay, lubak. 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 So, sa observation ko, mas stiff ng konti yung suspension nito. Lubak pa ulit. Alright. Okay, okay. Okay siya sa mga lubak-lubak, no, na sense. Hindi naman siya ganun kasakit sa aking lower back. Dito ko lang siya nararamdaman sa aking handlebar. Mas stiff ng konti yung kanyang suspension. Yung Jet X parang mas malambot yung suspension noon para sa mga ganitong scenarios. Kapag ka naman nagko-cornering or backing tayo at high speed, mas magugustuhan natin yung suspension nito. Okay, may konting sayad. Medyo mababa din yung ground clearance. Pero ang sarap niya, pagka kahit na gato, alam ko lubak-lubak dito, I have the confidence na magdare-derecho. Kasi alam mo may kakayanan yung motor and may pagka-adventurous yung feels niya. Signal tayo, right? Ganda rin ang panel gauge niya, this sense, no? It's very visible. Nagustuhan ko rin na meron tayong mga options para sa ilaw. Kung bubuksan mo ba siya o isasara. Ito na, yung isa sa mga ahon. Minor ako dito dahil tumatalbog dito. Tingnan natin kung maaabutan natin yung jeep. Okay, nakaka-overtake naman sa ahonaan. Decent, decent. And also the braking power is really commendable. Ayun talaga yun eh. ABS talaga yung bentahe nito eh. I don't know, parang ganun yung napifeel ko. Sa bandang unahan, the suspension is medyo konting lambot. Sa may likod naman is somehow stiff. So, siguro mas timplado ito para sa mga nag-aangkas. Kagaya mamaya, susundin natin si OBR Lourdes ngayon. Let's check it out kung kamusta nga ba pagka may angkas. Nakayata na! Really smooth. My weight is 70 kilograms na edisens. Yun, brakes niya. Napaka-responsive. Eh, ito na. Mga akyatan.
Huwag natin lagyan ng belo. Let's go. Pag walang belo, kaya. Ito tayo sa pinakamatarik na part. Piga-piga pa rin tayo sa preno. Okay, isa pa. Pinakamatarik. Let's go. Sayang. May mga sasakyan. Decent naman sa akyatan. So, sa mga nangangamba sa 2 valves engine, para sa mga uphill scenarios, it's decent. Buti pa yung aso. Road trip. Broom, broom. Skr, skr. Zoom, zoom. Hi, doggy. So, kasama na natin ngayon si OBR Lourdes. Wow, for the outbeat. So, para mabigyan ko lang ng quick feedback lang naman. Kapag may angkas na, sa real life situation kasi, sigurado may angkas eh. Okay? Tara, babe. Bago pa lang motor to. Yes. Parang mas nagustuhan ko yung handling ng may angkas, netizens. Suitable ito sa medyo mabibigat na rider. Or kapag lagi kayong may OBR din na palaging kasama or hinahatid sundo or let's say mga courier, mas maganda yung handling niya ngayon. Taas ba? Parang tenga ng daga, no? Kaya ako pala sundo si Overlordes dahil sa mini ride natin, tayo ay kakain. At dito yung marami na uhulog, netizens. Ayan, no? Dito na kami, netizens. Kain kami dito sa Hiromitsu! I think that's it for today's vlog, netizens. It's really a decent motorcycle that I can recommend sa mga beginners natin dyan. For the seat height, nakita nyo naman, my height is just around 5'3 to 5'4. Abot na abot naman natin siya. When it comes naman sa maneuverability, it is somehow on the touring side. Pwede sa mga somehow off-road experiences or kung medyo nasa probinsya kayo at mga batak-batak na kalsada. Sa mga experienced riders naman, I think you like this one pagdating sa fuel economy, sa space ng kanyang gulay board, the smoothness of the engine, of course, mararamdaman mo yan. Talagang dekalidad na gumawa ang SYM dati pa man. They're number one at certain countries. Dito sa atin lang naman may duda dahil pili lang ang kinikilala natin. For its price point, masasabi natin makatarungan na ang motorsiklo na ito. Ano pang mga ibang motor ang gusto nyo i-test drive natin next vlog? Comment your suggestions below. Kung nagustuhan nyo ito, don't forget to give this video a thumbs up. Subscribe. Again, this is Adriano. Always keep it cool and ride safe always. Bye-bye.